cultivate the habit of gratitude. Sa Numbers chapter 14 verses 1 and 4, nang gabing iyon, humagulhol ang lahat ng mamamayan, nagreklamo sila kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pang namatay na lang tayo sa Ehipto, rito sa desyerto. Bakit pa ba tayo dadalhin ng Panginoon sa lupaing iyon? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagin ang ating mga asawa at anak? Mabuti pa't sigurong bumalik na lang tayo sa Ehipto at nag-usap-usap sila, pumili tayo ng pinuno at bumalik sa Ehipto. Makikita po natin dito po sa Numbers chapter 14 verses 1 and 4 ay kabaliktaran po sa nangyari sa ating binasa kanina sa Lucas chapter 17, 11 to 19. Kung ating mapapansin po dito sa Numbers chapter 14, sila po, imbis na sila ay magpasalamat dahil sila po ay iniligtas, iniahon sila ng Panginoon doon sa pagkakaalipin, sila po ay nagreklamo. Imbis na sila magpasalamat dahil inalis sila sa pagkakaalipin, sila po ay nagreklamo. At makikita po natin dito sa Lucas chapter 17 na ipinahayag ng isang taong may malubhang sakit ang kanyang pasasalamat. Siguro sa ating buhay bilang mga tao, bilang mga sumasamba, naglilingkod sa ating Panginoon, minsan may mga pagkakataon po na napakahirap pong magpasalamat sa ating Panginoon kung tayo po ay nakakaranas ng mga sitwasyon na hindi maganda sa ating buhay. Napakahirap po minsan magpasalamat. Subalit kung ating titingnan po at ating papansinin na kung bakit dapat po tayo magpasalamat is dahil napakabuti ng ating Panginoon, ang ating Diyos ay tapat sa ating buhay. Amen! Sa lahat ng pagkakataon, anumang sitwasyon ng ating nararanasan, ang Diyos ay nananatiling tapat sa ating buhay. Baliktarin man po natin yung word na tapat, tapat pa rin po. Nananatiling tapat kahit po tayo hindi nagiging tapat sa Panginoon, nananatiling tapat ang Diyos sa ating buhay. Hayaan niyo po akong i-share sa umaging ito ang acronym ng grateful. Sa 1 Thessalonians, po chapter 5 verses 16 to 18, mababasa at sinabi po ng Apostle Pablo na whatever situation na meron po tayo ay always be thankful. Magpasalamat po tayo palagi. Ano man ang sitwasyon na ating nararanasan sa ating buhay. So, makikita po natin na mga Israelita po ay nawala po sila sa kanilang focus, sa kanilang perspective na kung saan nakalimutan po nila ang Diyos na makapangyarihan. Kumbagay, nag-rely po sila sa kanilang emosyon. Sa kanilang emosyon na nahihirapan sila. Hindi po nila nakita kung sino at ano ang magagawa ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. So first, in verse 16 sa Lucas chapter 17, first is G, give. In verse 16, sabi dito ay, lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Nagpasalamat. So, nagbigay siya ng pasasalamat sa ating Panginoon. In verse 15b, sabi dito, bumalik siya kay Jesus at nagsigaw ng papuri sa kanya. So, dahil po siya ay nagpasalamat, siya din po, hindi lamang siya nagbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon, siya din po ay nagbigay ng papuri sa ating Panginoon. At alam po natin na kapag tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, ito po ang nagiging way upang tayo po ay maging strong. Pag tayo din po ay nagpupatuloy, nagpupuri sa ating Panginoon, ito po ay patuloy naging daan upang tayo ay manampalataya, maniwala sa gagawin ng Diyos at ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay magbigay ng pasalamat, magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kung ano man po yung sitwasyon na ating nararanasan, katulad po ng isang may sakit, malubhang sakit, leprosy ang kanyang sakit, makikita po natin na sampu sila na inutusan ng Panginoon na pumunta sa pari. At alam po natin, in the Old Testament, bago sila pumunta sa pari, dapat kailangan na sila'y malinis na.
sila ay magaling na. Titingnan po natin, sumunod sila or nag-respond sila sa kanilang pananampalataya. Nagkaroon, pagsabi ni Jesus na pumunta, sabi nila ay, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. At sabi ng Panginoong Jesus, pumunta kayo sa pari. Pero hindi pa nila nakikita na sila'y magaling na, pero sumunod sila sa ating Panginoon. At makikita po natin kung paano sila tumugon sa pananampalataya na meron sila. At nang nakita ng isa na siya'y magaling na, bumalik siya sa ating Panginoon. Sa ating buhay, kapag po tayo nakaka-encounter ng mga pagsubok, kapag po tayo nagtatagumpay sa ating buhay, naaalala po ba nating magpasalamat sa ating Panginoon? Kailan po yung huling pagkakataon na tayo po ay nagpasalamat sa ating Panginoon? Siguro kaninang umaga, sa pagising po natin, pagdilat ng ating mata, nagpa-thank you ba tayo sa ating Panginoon? Lord, thank you dahil ako'y nagising sa umagang ito. So magbigay po tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Realize kung gaano ka ka-grateful kung bakit naririto ka. Makikita po natin dito na sa buhay ng isang may karamdamang ito, siya'y pinagaling ng ating Panginoon. Sa ating buhay, kailan tayo nagkaroon ng karamdaman na hindi po tayo pinagaling ng ating Panginoon? Kailan po tayo nawalan na hindi po pinrovide ng Panginoon ang ating pangangailangan? So, tingnan po natin how grateful we are dahil meron po tayong Jesus sa ating buhay. Meron po tayong salvation. Tinanggap po natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At nung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tinanggap po natin ang lahat ng bagay na mabuti sa ating Panginoon. Because if we have Jesus, we have everything. Amen! Kung meron kang Jesus, meron ka ng lahat ng bagay, meron kang healing, meron kang pangangailangan, meron kang salvation, meron kang protection, lahat ng wala ka noong wala ka pa kay Jesus, ngayong nakilala mo siya, meron ka na ng lahat ng bagay. At tayo po ay napaka-blessed because meron po tayong Jesus sa ating buhay. Amen! Isa pong ipagpasalamat po natin is magkaroon po tayo ng Jesus sa ating mga puso. At maging sa ating mga trabaho, we are highly favored. Prinopromote po tayo ng ating Panginoon. Ini-increase po tayo ng ating Panginoon. Diba? Realize how grateful you are right now. Ano man ang kinatatayuan mo, ano man ang sitwasyon mo, isa sa ipagpapasalamat po ay napakabuti ang Diyos dahil kung wala ang Diyos, wala ka sa kalalagyan mo sa mga pagkakataong ito. So, realize how grateful you are. A, appreciate God. I-appreciate po natin yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po sa sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, not all the time maganda po yung ating sitwasyon. There are times nakakaranas po tayo ng mga mas pagsubok by level, pataas ng pataas ang level ng ating mga pagsubok na na-encounter. Ngunit ipagpasalamat po natin na sa kabila po ng mga pataas na pataas ng level ng mga pagsubok na ating na-encounter, hindi po tayo iniwan ng ating Panginoon. Amen! God never leave us nor forsake us. Kahit ang mga Israelita, hindi pinabayaan po ng ating Panginoon. Kahit sila po ay nakaranas ng pagsubok, nakaranas po sila ng iba't ibang sitwasyon sa desierto, naroon pa rin po na ang Diyos ay tapat sa kanilang mga buhay. Maging sa ating buhay po. Minsan, dumadaan po tayo sa desierto ng ating buhay. Iba't ibang sitwasyon. Minsan nagkakasakit tayo, minsan nawawalan po tayo, minsan nagsasuffer po tayo, minsan sa relationship, minsan hindi po maganda yung pakikitungo ng ibang tao sa atin. Iba't ibang sitwasyon po ang ating nararanasan. But always remember, God is good all the time.
all things work together for good, and all things happen for a purpose. May plano ang Diyos sa buhay mo kung bakit ikaw nakakaranas ng ganung mga pagsubok. And always be thankful dahil nararanasan mo ang mga pagsubok na yan. Dahil po, kumbaga ay, kita ay sinusubok, dinadaan, di ba ang ginto, dinadaan sa apoy para malaman na siya ay totoong ginto. So tayo, be thankful kung may mga pagsubok po tayong nararanasan. Bawal ang negative. Minsan nakakaisip po tayo na, ay, ang hirap ng buhay. Pero always remember na mag-declare po tayo ng positive sa ating buhay. Sapagkat death and life is in the power of your tongue. Kung ano po yung dinideklara ng ating mga labi, ng ating mga dila, yun po ang mangyayari sa ating buhay. So, mga kaibigan, church, always appreciate po yung ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Itong may sakit na leprosy ay hindi lamang po siya may sakit na leprosy, kundi siya po ay isang Samaritano. At kung ating titingnan po, ang Samaritano at Hudyo ay hindi po sila good. Diba? Ang Samaritano ay kinukutya ng mga Hudyo. Dahil sinasabi ng mga Hudyo, ay kami ang original. Kumbaga, hindi nila pinapansin ang mga Hudyo, galit sila sa mga Samaritano. Dahil, kumbaga ay, nalahian lamang ang Samaritano. So makikita po natin na kung saan pa yung Samaritano, siya pa ang bumalik sa ating Panginoon upang magpasalamat. At ating titingnan dito na kapag nararanasan po natin, saka lamang po tayo makaka-appreciate ng ginagawa ng ating Panginoon kung tayo po ay naranasan po natin yung isang sitwasyon na mahirap sa buhay at tayo po ay nagtagumpay. Sasabihin po natin, Lord, you are good. Totoo, Panginoon, na ikaw ay tapat sa aking buhay. Hindi mo ako pinabayaan. Hindi mo ako iniiwan. Alam ko na iba't ibang sitwasyon po ang ating nararanasan sa buhay. Maraming mga pagsubok na na-encounter tayo everyday. Sa ating trabaho, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, mga tao sa labas. Marami pong iba't ibang sitwasyon ang ating nararanasan. I-appreciate po natin ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. I-appreciate po natin yung mga tao na nasa palibot po natin. Yung ating katabi, i-appreciate po natin. Ipagpasalamat po natin dahil katabi po natin sila sa umaging ito. Ipagpasalamat po natin, i-appreciate po natin sila dahil kung wala sila, kumbaga hindi mabubuo yung ating buhay. Diba? Kaya't naririto po tayo sa iglesyang ito upang magkaroon po tayo ng fellowship, magpalakasan sa isa't isa. So we appreciate po natin yung ating brothers and sisters sa ating Panginoon. Hindi lamang po na minsan hindi po natin ma-appreciate yung isang tao dahil napakataas po yung standard natin. Minsan kasi hindi lamang sa labas, katulad ng Samaritano at Hudyo na ito. Minsan kasi sa ating buhay, nagkakaroon po ng division. Minsan may mga, dito yung mga matataas ang standard or sabihin natin mga mayayaman or may mga matataas na estado sa buhay. Dito naman yung mga medyo mababa ang estado sa buhay. Nagkakaroon po ng division. Pero alam ko na sa atin ng mga Kristiyano ay walang mga ganun. Amen! Minsan kasi nagkakaroon ng division ay hindi kabagay dito sa aming grupo. Ay hindi kabagay dito sa aming grupo. So, church, naway po i-appreciate po natin ang bawat isa sa atin. Dahil meron pong nako-contribute sila or merong layunin ang Diyos kung bakit mo sila nakilala. So, appreciate. T is think and thank God sa lahat ng sirkumstansya na atin pong nararanasan. In everything, give thanks. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, be thankful. You are struggling with your health. If you are struggling with your finances, even in your relationship, even in your emotions, be thankful sa ating Panginoon. Sapagkat kung hindi po natin nararanasan ang mga bagay na yan, hindi po natin mas makikilala ang ating Panginoon.
hindi po natin makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kumikilos na gumagawa sa ating mga buhay. Na kapag hindi po tayo nakaranas ng mga struggle, hindi po natin mararanasan yung power ng ating Panginoon na siya ang nag-aayos ng lahat ng sitwasyon. So, be thankful. Palagi po nating isipin yung mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos. Katulad na lang po ng may sakit na ito. Hindi pa man siya nakakarating doon sa inutos ng ating Panginoon, bumalik agad siya sa ating Panginoon. Naway sa ating buhay, may mga problema man tayo ngayon, always kneel down. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Ipagpasalamat, Lord, salamat. Dahil ako'y nakakaranas ng karamdaman ngayon at hindi pinagpapasalamat mo yung karamdaman, kundi makikita ko yung sinasabi mo that you are my healer. Lord, salamat dahil nawawalan ako ngayon. Dahil makikita ko kung paano ka mag-provide sa akin. Makikita ko yung signs and wonders sa buhay ko na sinasabi mo na gusto kong maranasan sa buhay ko yung sinasabi mo na you are my healer. You are my provider. So be thankful in all circumstances sa ating buhay, church. Magpasalamat po tayo. Enumerate yung mga good things na ginawa ng ating Panginoon. Enumerate yung mga bagay na dapat po nating ipagpasalamat. Lord, salamat dahil may mata po ako. Hindi lahat ng tao may mata. Lord, salamat dahil may ilong ako, aber pango. Lord, salamat dahil may bunganga ako. Hindi lahat may bunganga. Lord, salamat dahil nakakahinga ako ngayon. Sige nga, isipin po natin, enumerate po natin yung mga dapat po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. At kapag po tayo nakakaranas, dumarating po yung mga pagkakataon sa atin na parang tayo bagay na ang hihina na. Para bagang nawawala na tayo ng pag-asa at nakikita na lang po natin ay puro negatibo, magsimula po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Isa-isahin po natin yung dapat nating ipagpasalamat at mag-i-start na marirealize mo kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Marirealize mo sa buhay mo, hindi ka iniiwan ng ating Panginoon. Enumerate yung mga dapat mong ipagpasalamat. Kahit sa buong katawan mo lang, kung ano yung mga bagay na meron ka, ipagpasalamat mo. Huwag mong tingnan yung mga wala ka. Tingnan mo yung mga bagay na meron ka at ipagpasalamat mo yan sa ating Panginoon. Enumerate yung mga good things na dapat mong ipagpasalamat sa ating Panginoon. F is filled. Learn kung paano po tayo ma-feel ng joy. Sabi ng ating tema sa ating Thanksgiving and anniversary, make my joy complete. So, be filled with joy. Kasi pag may joy po yung ating puso, matututo po tayo, marirealize po natin, ma-appreciate po natin yung mga bagay na meron po tayo na dapat po nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Next week, in the first Sunday ng December, Thanksgiving and anniversary natin. So, isipin po natin, Lord, yung isang taon ay lumipas, nandito pa rin po ako, nananatiling tapat ka sa buhay ko. Lord, sa isang taon na naranasan ko yung iba't ibang pagsubok, salamat dahil narito pa rin ako at nakatayo at patuloy na naglilingkod sa iyo. Church, kailangan po natin na patuloy na mapuno ng kagalakan yung ating mga puso upang patuloy po tayong makapagpasalamat sa ating Panginoon. Amen! Patuloy po tayo na magpasalamat sa ating Panginoon. You understand kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Jesus loves you. Amen! Amen! Palangga kita't Ginoo. Amen! Palangga kita't Ginoo. Dahil anuman ang sitwasyon na ating nararanasan, nariyan siya
Ang mga Israelita, nagreklamo sila, pero hindi nila na nakita kung paano sila ginagabayan ng ating Panginoon. Sa gabi, meron silang pillars of fire. Sa umaga, meron silang pillars of cloud. So, merong apoy sila sa gabi, merong cloud sila sa umaga. So, hindi nila nakikita kung paano nag-provide ang Lord. Nung wala silang makain, nagpaulan ang Diyos ng pagkain. Yung wala silang mainom, doon sa desierto, naggumawa ng paraan ng Diyos upang sila'y makainom. So, church, sa ating buhay, ano man yung sitwasyon natin, ano yung ating nararanasan, yung mga wala tayo, alam ko na ang Diyos, God will make a way when there seems to be no way. He is the God of miracle. He is the God of surprises. Jesus loves you. Kung atin lamang mauunawaan kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon, na kahit nakakagawa po tayo ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanyang harapan, still, Jesus loves you. Mahal pa rin po tayo ng ating Panginoon. Kahit ano mang sitwasyon yung ating nararanasan, minsan nakakalimot po tayo sa ating Panginoon, but still, Jesus loves you. Nananatiling tapat, nananatili ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Church, hindi lumalayo ang Panginoon. Minsan tayo lamang ang lumalayo sa ating Panginoon dahil minsan doon po tayo sa mga bagay na nagiging dahilan upang lumayo tayo sa ating Panginoon. Pero always remember, never na nawawala yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Palagi niyang sinasabi, come! Palagi niyang inaabot sa mga nadadapa, palagi niyang inaabot ang kanyang kamay at sinasabi, mahal kita anak. Mahal kita. At hindi po nawawala ang pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. And lastly, L, love. Higit sa lahat, huwag pong mawala yung love sa ating mga puso. Kasi pag nariyan po yung love sa ating puso, hindi po mawawala yung pagbibigay po natin, kung ma-realize po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon, i-appreciate po natin yung ating kapwa, i-appreciate po natin yung ginagawa ng ating Panginoon. Palagi po nating iisipin at pasasalamatan ang ating Panginoon kung may love po tayo. Always, ini-enumerate po natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kung may love po tayo, hindi po nawawala yung joy na ibinigay po niya sa atin. At kung may love po tayo, palagi po nating iisipin na ang Diyos ay mahal po tayo. Hindi po nagagalit ang Diyos sa atin. Minsan, dinidisiplina po tayo, pero never na nagpapanish ang ating Panginoon. Minsan, nakakaranas po tayo ng pagdisiplina sa ating Panginoon dahil sa pagmamahal niya po sa atin. Church, mahal po tayo ng ating Panginoon. Hindi lamang po sa salita po natin marinig yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kailangan po na ang pagpapasalamat po ay maging lifestyle po natin. Na pagising pa lang po natin sa umaga, Lord, thank you. Sa amin, sa bahay, aberuhaya kami at ako asawa, permi kami nagpapasalamat. Minsan pag nakakasabi po kami ng negative. Halimbawa, yung mga negative na mga salita, binabawi agad. Oops, bawal ang negative. Hindi po namin wini-welcome sa bahay yung negative. Kahit yung pag-declare ng negative, hindi po namin wini-welcome sa bahay. Always positive po yung dinideclare po namin sa aming bahay. So, makita po namin na sa aming buhay, minsan, syempre, relationship, hindi po mawala minsan yung medyo minsan may konting argument, di ba? Pero at the end of the day, hindi po nawawala yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Nandoon na, kasi pag nare-realize po natin kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon, nandoon po yung pag-reconcile agad. So church, sa ating buhay, sa ating pamilya, huwag po nating i-welcome yung mga negative declaration sa ating bahay
or sa ating buhay, kahit sa ating buhay. Sa amin, may malaking salamin kasi sa aming bahay. Aber kaya sa mo bayay, hingkakat mga rakong salamin. Sinasabi namin, sa sarili talaga, totoo yan. Sa usap mo yung sarili mo, pero sa salamin, you are highly favored. You are extremely blessed. Diba? Talaga kinakausap namin yung sarili. Yung sarili namin. Dahil alam po namin na may Diyos, kumbaga ay na nakikinig. Meron kaming Diyos, kumbaga ay nagre-release kami ng pananampalataya namin. Sapagkat, what you confess sa ating mga bunganga, yun po ang mangyayari sa ating buhay. Pero kung tingnan po natin, pansinin po natin sa buhay ng isang tao, ang declaration niya palagi ay abang hirap, abang hapros, char, kag mga deklarasyon. Pansinin mo, pag masakit ang ulo mo, pag sinabi mo na abang hapros likuyo, mapakahapros kina. Pero pag sinabi mo, pag masakit ang ulo mo, in Jesus' name, Lord, thank you, I am healed. Marugay-rugay kina, waya ikina ng imo hapros uyo. Mamalay ka, pa'y naghapros siyang kakuyot kuman. Pero waya ingasing kaghapros it uyo. Church, always mag-release po tayo ng pananampalataya. Always, dahil ang nais ng ating Panginoon, minsan kasi yung mga negative thoughts ay kagagawa ng kaaway. Di ba nga, si Satan ay pumunta dito upang magnakaw, magsira at magwasak. So, sinisira, winawasak niya, ninanakaw niya yung positibong kaisipan po natin dahil ayaw ng kaaway na tayo'y magtagumpay sa ating buhay Kristiyano. So, church, kailangan po natin na ilagay palagi, dumarating man yung mga pagkakataon na nagiging negatibo ka sa buhay mo, always remember na mahal po tayo ng ating Panginoon. Kung dumarating man ang sitwasyon na parang nahihirapan ka na sa trabaho mo, Lord, thank you. Dahil sa trabaho kong ito, kumbaga, napapalakas, napapatatag ang aking pananampalataya. Dahil po, habang nagsasabi po tayo ng thank you sa ating Panginoon, kumbaga, nagkakaroon po ng positibong nangyayari sa ating buhay. Katulad po ng nangyayari dito sa ating binasa na isang may karamdaman, may malubhang karamdaman. Nagkaroon po siya ng positibong pananaw. Nag-respond siya sa sinabi ng ating Panginoon. So church, sa umaga pong ito, ano man ang sitwasyon na ating nararanasan, be thankful. Ikaw ay nag-struggle sa iyong health, meron ka bang nararamdaman ngayon? Be thankful and declare that our God is God, is our God who healeth us. Amen. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nagpapagaling. Nothing is impossible with our God. Kung nag-struggle ka man sa iyong finances ngayon, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay mayaman. He can supply all our needs according to His riches and glory through Christ Jesus. Sabi ko nga kanina, if you have Jesus, you have everything. At isa po nating dapat ipagpasalamat, meron po tayong Jesus sa ating buhay. Kung ikaw man ay nag-struggle sa iyong relationship, sa iyong pamilya, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong kaibigan. Church, kapag naging sentro po ng ating relasyon ay si Jesus Christ, lahat ng pagsubok na na-encounter po natin, magtatagumpay dahil si Jesus po ang sentro ng ating relasyon. At kapag si Jesus ang sentro ng ating relasyon, patuloy itong magiging matatag. Nag-shake or na-shake sida, pero never na nag-give up ang ating relasyon if we have Jesus in our relationship. Never give up, church. So sa atin po, sa may mga karamdaman po, sabi nga ni Gary V sa kanyang statement, kahit anong sabihin ng doktor, kung kayo ay nasa palad ng Panginoon, madaming mga imposibleng,
bagay ang maaaring maging posible. Kung kayo, kung tayo ay nasa palad ng ating Panginoon, anuman ang sabihin ng tao sa iyo, may mga bagay na imposible sa tao, pero posible sa ating Panginoon. Keep praying, don't quit. Miracles happen every day. So never stop believing. God can change things every quickly in your life. Church, never don't give up sa ating pananampalataya. Hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, patuloy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon dahil God never hindi po nang iiwan ang ating Panginoon. Patuloy na ipinapadama niya ang kanyang pagmamahal sa atin na minsan sa ating buhay nakakaranas po tayo ng nadadown po tayo, nakakaranas po tayo ng panghihina, panlulupaypay sa ating pananampalataya. Always remember kung gaano kamahal ka ng ating Panginoon and enumerate yung mga bagay na dapat mong ipagpasalamat sa ating Panginoon.